Hello everyone, this is Florida's Adventure once again, and welcome back to my channel, and thank you for dropping by. So, gaya ng na ating nasa title, Do YouTube Takes All My Online Time? And I can say yes, and sometimes no. Pero since I started using YouTube when I make it active, nung kumukuha pa ako ng subscribers and watch hours, eh talagang all my time is focused on my YouTube channel. Yung wala na nga rin time mag-FB o mag-check ng Messenger kasi nga, naka-focus sa YouTube. Laging nasa mga nag-live streaming. Eh, noon, sa Facebook, ako naka-ano, nagbabasa ng mga stories, mga shared stories sa Lakandula, sa Artekdok, o sa Pimans, doon ako naka-ano. Pero since I started YouTube, eh, dito na ako, ano, naka-focus. My YouTube started 2013, I think. Pero, inano ko lang mga 2020. So, simula noon, I think it's almost, it got 6 months or 7 months na puyatan, no? Yung mga, ano, dyan, nakaka-relate yung mga iba dyan. Kasi natutulog mga alauna, alas 12. Diba? But, it's worth it naman. Kasi pag pinaghirapan mo talagang, ano, kaysa yung hindi mo alam kung gaano kahirap, then, parang wala lang. Hindi mo siya ma-appreciate. Kaya yung iba na, ang akala yata nila ang dali lang, madali lang. Kaya, yung iba, nagawa sila tapos after ng 1 month, nawala na kasi mahirap daw pala. But if you put our heart into it, kahit naman sa lahat ng ating ginagawa, eh, simple things we can appreciate. And when I get monetized, yung naano ko na, wow, lahat na pala ng time ko na ano, sa YouTube. And I love reading books. I'm a bookworm, di ba? Uod na libro, parang ganon. So now I divide my time. I make time for my books, and I also started my customized cross stitch. Yan, hanggang ngayon hindi pa natatapos. Magdalawang taon na yata. Kasi sinimulan ko tong gawin around November 2019, I think. And I started my YouTube around January 2020. So, yun, na-stop na siya. Hindi ko na siya nagagawa kasi nakafocus na nga ako sa YouTube. So, ngayon, tinutuloy ko na ulit. Kaya sa gabi, ayun ang aking ginagawa. Kaya pag may nagpe-premiere, sabi ko, nagtatahi ako. Yep. That's true. Nagtatahi ako kaya hindi ako nakakapag-type. Hindi nakikipagkulitan sa live chat. Kasi gusto kong tapusin, baka mga 5 years, hindi ko pa ito natatapos pag ano. Eh, sa lucky ba naman. Kaya, when I said, I'm stitching, yes, really, I'm stitching. And, sa aking mga libro naman, pag nagluluto ako, o nagpe-prepare ng dinner, habang naghihintay, ayun, nagbabasa ako ng aking libro. So, after that, when I finish on the kitchen, then I can do my cross stitching. And
my oration. And after 10, then mag-stop na ako, mag-check na aking Facebook o kaya Messenger. And after that, it's time to sleep. Kaya pasensya na kung hindi ako nakikibabad sa mga premiere nyo. Kasi it's like YouTube takes all my time. So I started to divide to manage my time para hindi lang ako nakatutok sa YouTube. Pero may kagandahan ng ano, ang dulot ng hindi palaging nasa Facebook, diba? Kasi nawawala ka sa chismis. Alam naman natin, sa Facebook madaling makakuha ng chismis. May mga nag-aaway-away. At saka sa Messenger ba, may mga message na ano, alam mo na yung hindi mo matagal na ka-message at hindi naman nagme-message, tapos biglang nag-hi, tapos may kasunod na alam nyo na, di ba? Mga yun na iiwasan eh, kasi may rason na, ah, I'm sorry, I'm busy, at natabunan yung message mo, di ba? Kaya yun, parang ano lang yun, rason lang yun para ano, sabihin na hindi nabasa yung message nila. And totoo naman na if we have our YouTube channel, we put all our time. Kaya nakakaligtaan ang lahat, di ba? Yung nagfi-fishing ka ng banana, di ba? ewan kong bakit ano, bakit tinawag ni YouTube na banana. Tapos ano natin eh, fishing. Yung you're fishing banana. It's sometimes it's so funny. There's a viral story na ano nasa YouTube na pinamental ng amo dahil nasunog ang kanyang niluluto sa suspense na dahilan. Ayan, kung hindi nyo pa alam ang story na to, check out Laren Directo's channel and look for the video. Ang isang OFW na pinamental dahil nasunog ang kanyang niluluto, at ewan kung bakit. Nakakatawa, kaya you can check her channel. Dahil yun sa ano, dahil yun sa YouTube. But it's a twist, so you can check. So ganun nga, we need to balance and have our time management para lahat okay. Hindi yung nagko-concentrate lang tayo sa isang bagay tapos sa kabila hindi natin alam ang nangyayari. Parang yung nawawala tayo sa circulation. And so time management is very important para everybody is happy. Hindi natin nakalimutan ang ating channel at hindi rin natin nakalimutan ang ating mga friends. So ganun nga. Ayun. And thank you everyone for always supporting my video. Just leave comment down so I can give back to you, and have a great day all.